Kung sino ka mamayari ng sasakyan na nakabunggo sa anak ko, sana panagutan mo na lang. Para nangawa mo na sa anak ko, nag-iisa lang ang anak ko. Parang daga yung sinagasahan mo lang at hindi mo man lang dinampot pa yung sugod sa ospital. Ano mo, nakabike lang siya. Talagang pinangga mo siya. Natitrist ka na, pero dapat sumuko ka na lang. Pagbayaran mo na lang, harapin mo na lang yung kasong kinaharapan mo ngayon. Maawa ka naman sa anak ko. At para na din sa akin, para din sa mga pinsan niya, mga tita niya, hanggang ngayon nagtatanong pa kung meron linaw na. Kaya ako lumapit dito sa tanggapan para mapabilis ang pagtugis din sa nakabunggo. Masakit siya ito, siyempre. Nag-iisa lang yung anak ko. Hindi ko kalahin. Gagano'n mo na. Pinalakit, pinag-aaral. Tapos tatakbuhan mo lang. Nagigiusap ako sa'yo. Masakit. Tatay, nung mga araw po na yon, papunta po saan si Archie? Nung araw na po ng Linggo na madaling araw po, papasok po siya ng trabaho gamit ang kanyang bike. Mga 4:10 AM na madaling araw, sakto tumawag sa akin. Hindi ko na makakalain na ganun mo yan. Akala ko minor lang, pero grabe pala ang tama niya. Mampas na yung sesempader, tapos tatlong balentong. Ayan po. Di, parang hindi ko na makita. Master Sergeant, yes. Ano po ang nangyari base sa ginawa po ninyong investigasyon? Yun po, nag-backtrack po tayo dun sa possible na dinaanan po nung subject vehicle. Yun, medyo pinalad naman po at sa huling barangay na may possible na CCTV nakuha, malinaw na po. Kasi po, madaling araw po nangyari yan against the headlight po nung sasakyan. Rear plate and front plate, mahirap po talaga ma-identify dahil hindi po clear yung plate number. Ang nangyari po dyan, tumambay po sa isang location dyan sa may barangay Talipapa, malapit po sa may Bililla Village. At inumaga po siya doon, lumiwanag po yung plate number around 10:12 AM at nabacktrack na po siya. Doon po sa may barangay Talipapa at sa Ngandaan na po na medyo malinaw na po yung plaka. Okay. So yung nakita po namin kanina na video footage, ano na yun? No? Mga ilang oras na yun pagkatapos po yung pangyayari? Tama po ba? Actually, almost 6 hours po siya nakatulog doon sa may sa Bililla Village po. Doon sa tinampayan niya po sa may tabing patwalk. Parang gutter po yun. Ginatam niya lang po yung sasakyan niya. Okay. So may mga nakakita, no? Na siya itong vehicle na ito talaga yung nakabangga doon sa biktima. Yes po. Nag-ocular din po tayo doon sa tinambayan po na almost 6 hours po nung subject vehicle po. At meron din po nakapag-witness yung driver po nung aluminum glass doon sa may tinambayan po nung sasakyan. Sa may malapit pa sa Bililla Village po, Nagkirino Highway, Barangay Talipapa. Okay. Oo, kasi yung footage po kasi kanina na ipinakita dito sa amin, hindi naman siya yung footage no, na talagang pagbangga. Pero kung base po sa investigasyon ninyo, may nakapagturo na iyon nga ang sasakyan po na iyon at we were able to get. Ito, naka-flash po sa screen natin. Tama po ba? Ito yung white na Toyota na may plaka raw na DBI-4106. Yes po. Actually, wala po akong monitor ngayon pero kabisado ko po yung plaka nung subject vehicle po. Yung Toyota, color white na Toyota. Okay. At ito po ba, sir, na hanap na po ba natin itong vehicle na ito? Bali, on process pa po tayo. Bali, yun nga po. Medyo clear naman po yung image ng plaka. Subject for, identification po ng owner at iba pa mga details. So, kilala na po natin kung sino yung may-ari po nung sasakyan? Hindi pa po natin pwedeng i-disclose yun. In any case po, no? Kaya ko lang naman na tanong yon kasi syempre yung registered owner po na yan is presumed under the law na siya yung may liability kasi nga siya yung nakarehistro. So there is a presumption na siya rin yung nag-drive, nagmaneho. So later on, kung i-deny niya yan, then it is his or her burden to prove na iba yung nagmaneho po niyan. Sino yung pagbibintangan ngayon? Yes po.
Master Sergeant Winston, since na-verify niyo po ang plate number po nung sasakyan po, no, ano po ba siya? Babae po ba ang driver or registered owner or lalaki po? Eh, accordingly, sabi rin po ng witness, doon nga po sa tinambayan niya ng almost 6 hours, babae po ito. Yung driver po nakatulog, siguro power window po, dahil modelo yung sasakyan yata, natukudan niya yung ano, yung power window, bumukas po yung isang bintana. Ngayon nakita po siya nung ano, kaya nakuha ko po na sa laysa yung witness. Diniscribe po yung ano, na babae nga po, maputi, hanggang balikat yung buhok, around 30 to 40 years old daw, yung edad, according to the witness po. Alam mo, Master Sergeant, sa tingin ko, lasing yan. Mm-hmm. Kasi nakabangga na, itinabi yung sasakyan, tapos natulog. Yes po. Tingin ko, ganun po. Kasi matulim po talaga siya. Tsaka yung ganun po, ano, hindi po gagawin na normal yung tumakas na nakabangga ka ng nakataong nakabisikleta. Oo, well, if we are able to identify it, then maybe we can start, no, with yung admin muna dun sa LTO para matanggalan ng lisensya yung tao. Yes po, ginagawa po lahat ng ano, ating kapulisan po, yung mga dapat pong hakbang para po mabigyan ng ustisya yung pagkamatay po ni ano ni Archie. Ang gusto ko lang itanong, Major, is kailan po kaya natin mahanap yung sasakyan na ito? Since identify naman po yung sasakyan na involved, sir, is po, ongoing na po yung coordination namin sa LTO para po ma-identify po yung registered owner. Pero if we have the records, we can coordinate with LTO. Baka may address tayo at pwede na nating puntahan. Yes po, sir. Pag ma-verify na po, ma-verify na po sa LTO yung ano, sir, is tutuloy na po natin yung follow-up doon sa mismong address para ma-identify na po natin mismo yung possible suspect. Attorney Greg, hihingin muna namin yung tulong po ng Land Transportation Office para ma-identify yung address, yung whereabouts, at para ma-locate po natin itong sasakyan. Yes po, yes po. Sabi naman po ni Major Lianyo, in coordination with LTO, ang feeling ko po kahit po makipag-coordinate po sila sa aking opisina, agad-agad po natin ibibigay ang detalye nung registered owner. Also, if we will get a copy of the police report po, we can also issue show cause to the registered owner. And depending on the gravity, of course, hindi ko pa po alam kung ano yung nakalagay sa police report, we can also put the vehicle on alarm. Para po kung yan po ay magparehistro or makita po sa magpunta sa mahuli ulit, makikita po na naka-alarm, mahuhuli po natin yung registered owner or the driver. Yes po. Opo, I think that is a very good ano suggestion, no, yung mag-issue po tayo ng show cause order. Kasi Attorney Greg, eto po, nangyari pa po to August 11. Yes po. August 11. Okay. Opo. Opo. So matagal-tagal na, and up to now, hindi pa rin lumulutang yung naka-hit and run. Yes po. Lalo na po yan. May namatay po. Of course, mayroon po yan traffic violation. Tapos, hit and run pa po. Another violation po. Yes, iniwan po run niya ang kanyang biktima. So, malaman patong, lang patong po namin. Yan. Opo, patong-patong na po ito. Tatay, umli po ha, ang aming pakikiramay. Po. Salamat po. Sa nangyari po sa inyong nag-iisang anak. No? Napakalungkot po. No? Oh, sakit talaga, sir. Attorney, nag-iisa na lang si tatay. Solo lang ako. Hindi naman ako umasa sa anak ko. Kaya lang, gusto ko lang mabigyan siya. Talaga na gusto siya. Tatay, sasamahan po namin kayo, no? May sampa na yung kaukulang reklamo. Salamat mahanap po. Salamat po. Salamat po sa inyong, sa inyong anak. At sisiguraduhin po natin, sir, ha? Na yung wheels of justice will run its course and will run fast. Nananawagan po ako sa iyo. Sana nakabangga sana ko ng August 11. Sana naman magpakita ka na. Parang awa mo na. Nag-iisa lang ang anak ko. Tinakasan mo pa. Yung napakasakit yun. Wala ka namang konsensya. Parang wala kang puso. Napakasakit. Nag-iisa lang ang anak ko. Ginoong ko pinagaral, pinagtapos, tapos basta-basta mula na sasagasaan, iiwan sa kali. Sa mga nakakaalam, no, kung asan itong sasakyan na ito, okay? Marib nyo pong i-coordinate sa ating kapulisan. Yan po, Attorney, white Toyota Cross with the plate number po ng DBI 4106.
Ayan po. Oo. Bukas po ha ang pulisya at ating programa. Kung may ma-report po at tatay, ipagbibigay alam po namin sa inyo kagad. Opo. Kung meron man po tayong makuhang lead or development, ha? Opo. Sige po, tatay. Ganun na lang po muna at sasamahan po namin kayo. Sasamahan po kayo, tatay, sa LTO po, sa Kamkaringal po, para sa masusi pa pong investigation po. Salamat po.